itinerary talaga nila na magpunta at attendan yung mga seminar niya. Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. Lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Pangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mamuhay ng masaya at masagana? Halina't mamulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. Yan. At itong podcast na ito ay isang platform na nagtuturo sa mga nananais na magtuturo upang magkaroon tayo ng tamang estado sa buhay. Ang sa ganun ay mapagtagumpayan natin whatever challenges ang ating mga na-encounter sa day-to-day. At kumbaga, kaya mo ito upang maging successful na pinag-wise. And in the end, ay magdudulot ito ng kaligayahan sa ating buhay. Mapapakinggan nyo ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel at ang ating host ay nandyan pa ho sa Alberta, Canada. At mapapakinggan nyo ako any time of the day, ano man ang inyong ginagawa sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, Amazon Music, Rumble TV, Daily Motion, at ganun din yung dun sa Audible TV. Yan. So, kaya ano man ang inyong ginagawa, no? Nagluluto, nagda-drive, or anything na ginagawa ninyo, mapapakinggan niyo po ang mga programa ng Filipino World Channel sa pamamagitan ng mga social media platform na yan. And of course, syempre pa, kailangan natin batiin yung ating mga kababayan yan sa iba't ibang sulok ng mundo sa patuloy na pag-download ng ating mga podcast. Kaya I would like to greet each and every one of you na makakapanood ng aming podcast na ito. Lalong-lalo na po dyan sa USA, sa Canada, at ganun din sa Europe, dyan sa Switzerland, sa Spain, sa Norway, France, Germany, London, Belgium, at marami pang mga bansa dyan sa Europa. Ganun din yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, no? Sa UAE, kagaya ng Dubai, Saudi Arabia, at marami pang iba. And of course, ganun din sa Asia, dyan sa Laos, sa Bahrain, Latvia, at ganun din sa South Africa, no? May mga listeners din tayo dyan. And of course, ganun din sa Latin America. Yan, yung mga listeners natin. And of course, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? At ganun din yung kinukumusta ko po at binabati ko kayong lahat na 315 cities at 42 countries na audience po ng Filipino World Channel all over the world. Alright, so umpisa na natin yung ating paksa sa araw na ito. At ang ating topic, no, ay very timely. Actually, ever since naman, timely ang topic na ito at lahat ay tatamaan sa paksang ito na napakaganda ho kung ating makokorek, no, sa ating pamumuhay. Then malaki hong matutulong. Ako mismo, ito yung naging problema ko eh. Way back, medyo, lalo na yung medyo kabataan ko pa. Yeah, medyo ito yung problema ko rin sa sarili ko. Yung bang masyadong maintindihin, no, sa mga bagay-bagay na hindi importante. So yung napili kong paksa ngayon is yung how to stop sweating the small stuff. Yan. So ano ba yung kahulugan ng salitang do not sweat the small stuff? Yan. Actually, nagkaroon mo ng libro ito. There was a book written, or there is a book written about this. Don't sweat the small stuff. And masasabi ko na itong libro na ito ay sobrang laki po nang naitulong ito sa buhay ko. Para maging relax at mag-focus ako dun sa mga bagay na mas importante at yung gusto kong gawin o gusto ko, no? Yung mga negativities sa buhay ko ay nawala.
At yung libro na to ay nakatulong din para mag-move forward ako to forget about the things that are not necessary, na madalas ayun yung pinagkakaabalahan ng ating mga kaisipan, yung mga bagay na hindi importante. No, doon tayo nag-focus sa mga bagay na walang kabuluhan at hindi natin kayang makontrol. Doon natin pinofocus yung ating energy. And you know what happens kapag ginagawa natin yan? Siyempre, pag doon tayo nag-focus sa bagay na kumbaga negatibo, so anong mangyayari? Makakaramdam tayo ng disappointment, at yun na nga, makakaramdam tayo ng stress, magiging unhappy tayo o hindi na tayo masaya, no? Kasi parating na lang natin binibigyan ng kabuluhan yung mga maliliit na bagay na hindi naman dapat. Kumbaga pinapalaki yung mga bagay na maliliit. Yan. O halimbawa, may nasabi yung kausap mo sa'yo na medyo na-offend ka, no? O halimbawa ako sa day-to-day, no? Sa day-to-day na ginawa ng Diyos, lalo na kapag nandun na ako sa trabaho, minsan may mga bagay na nakaka-offend. Maski na nga sa tauhan na lang, di ba? Pero kumbaga kung ako yung tao siguro na pinapalaki ko, lahat na lang ng na-encounter kong insidente, no, papalakin ko yun, eh wala na. No, lagi ang araw ko sira sa araw-araw. Kumbaga masisira aparati yung araw ko. Yan. Okay, let's say, okay, for example, no, nagkaroon ako ng isang customer, no? Nagkaroon ako ng isang client kasi alam niyo, no, syempre, alam niyo naman na ako, I'm into service, no, yung business namin, yung Golden Pressure, marami pong na-encounter itong mga iba't ibang uri ng mga tao. And at the same time, nag-handle din po ako, I'm also into a hotel business. Nag-handle ako ng mga parang transient or hotel na pinapa-Airbnb ko. Well, there was a time na nagkaroon ako ng isang kliyente na parang nakita ko, napansin ko, medyo may pagka-rude siya kausap. Malmawa, sa simple lang naman, sabi ko, kasi protocol ng building na ito, sir, na pag, kasi gusto niya ipasok yung kotse niya dun sa building na yun or sa condo. So, dito sa Pilipinas, normally, pag nandun ka sa isang condo, na yun kasi pinaparentahan ko nga, as Airbnb, halimbawa lang, nagsasite lang po ako ng mga example, no? Kung papano kung napakalma yung isang sitwasyon na nagkakaroon na kami ng pagkakainitan sa pag-uusap, no? So, sabi ko lang, hinihingi ko lang po yung detalye ng kotse mo na ipapasok din sa building, anong plate number, anong make, anong kulay. So, ayaw ibigay nitong customer. Then, sabi niya, mga private stuff daw yun, bakit daw kailangan na hinihingi ko pa? No? Eh, bakit daw sa iba hindi naman daw? And then, sabi ko, wow, this is the first time na naka-encounter ako na ganitong kliyente na ayaw magbigay ng detalye. Eh kaya lang, that is the rule or the protocol of the building, no? Halimbawa, no? Well, alam nyo, sabi ko, oh my God, sabi ko, kung papalakin ko to, mahirap, no? Ayoko naman na magkaroon siya ng bad experience dun sa aking, sa pag-i-stay niya dun sa aking lugar o sa aming hotel, no? Kaya alam mo, ginawa ko, ganito na lang. Hindi ko na lang pinalaki. Sabi ko na lang sa kanya, sir, kulang po tayo kasi ang aga-aga pa ho. And we have a beautiful day ahead of us. So alam mo, nung sinabi ko yon, alam mo what happens? Yun, kumalma siya. Parang siguro napigilan din siya and then na-realize niya na nakikipag-argue siya sa akin for nothing. So ako naman din, nagkakaroon na kami ng mainitang argumento. Yan. So biro mo kung if ever na hindi ko yan sinabi sa kanya, na sabi ko, sir, relax lang po, kulang po tayo. We have a beautiful day ahead of us. O halimbawa, hindi ko sinabi yon. O ano nangyari? So in the end, maaaring magkaroon ako ng bad review na yung host na to, ano ba yan? Pinagalitan pa ako, mainit ang ulo, di ba? Eh ako pa naman eh, kumbaga 5-star host na ako, 'di ba? Tapos magkakaroon ako ng isang negative review dahil lang dito sa ganitong kliyente. So 'yun yung ibig ko sabihin, na we have to learn how to handle this little situation, na instead na parang iniapoy na ini-ignite mo pa para lumaki,
dapat ikaw yung magpakalma ng sitwasyon, lalo na kung mga kliyente natin, no? And it was good. Alam nyo, after that, yung sumunod na conversation namin o yung pag-uusap, okay na, parang walang nangyari. And both of us, nag-sorry siya. Ako rin nag-sorry. Sabi ko, pasensya na rin po kung medyo may nasabi ako na nakaka-offend. And then yung pala, later on, na-realize ko, ito palang guest na to is a Filipino Australian. So maaring sa bansa kasi nila, iba yung patakaran compared dito sa patakaran natin dito sa Pilipinas, no? So may mga dahilan kasi kung bakit ginagawa ng isang tao o iniisip ng isang tao yung mga bagay-bagay, no? Na minsan hindi agad natin naiintindihan, pero kung ang gagawin natin ay gagawa tayo ng way para mapakalma ang sitwasyon, mas mauunawaan natin kung bakit ang isang tao ay umaarte or kumikilos ng kakaiba o ganon. Actually, according po sa research, stressing over the little things daw, yung na-stress tayo sa mga maliliit na mga bagay, ay this can affect the lifespan of a person. So nakakabawas daw pala ng taon ng buhay yung sobrang nag-aalala tayo at yung ginagawa nating big deal yung mga bagay, bagay-bagay, no? Yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan gawing big deal. So yun yung ibig sabihin ng do not sweat the small stuff. Yung bang huwag mo nang palakihin, huwag mo nang gawing big deal yung mga bagay, no? Lalo na nga yung hindi natin kayang makontrol o yung mga bagay na nangyari na, nasabi na, said and done already. Oh, so tapos na, no? Huwag na nating palakihin. Halimbawa, naka-offend ka nagalit ka, naasar ka, o huwag mo nang palakihin yun. Mag-move on na agad, no? Kaya sabi nga, we just have to keep it cool, no? Cool lang or relax lang. Because isipin daw natin that the little things are a fact of life. So ibig sabihin yung mga maliliit na bagay, normal yan. That is the reality of life. Yung mga maliliit na bagay na mga nangyayari, no? Yan. E syempre sa daily events natin, marami talagang nagaganap. So, realidad dyan ng buhay, that is a fact of life, no? So, kaya kung masyado natin ino-observe, no? Yung mga fact of life na yan para palakihin at gawing issue. Halimbawa, lalo na sa kausap mo, sa boyfriend mo, asawa mo. So, yun talaga mangyayari. Lalaki talaga at hindi kayo magkakasundo. So maari nga, okay, halimbawa may mga incident naman, no? Halimbawa, nagmamadali ka, papasok ka na sa office, o nagkape ka, natapunan ka ng kape. Oh my God, sabi, ano naman to? Kung kailan naman nagmamadali? So yun na naman, bihis ka na naman. O halimbawa, meron kang isang kaibigan, nagtitext ka, hindi nagre-reply. No? Ayun na, nag-iinit ka na, nagagalit ka na. At kung hindi mo alam, baka dun sa side niya may nangyayari or whatever, no? Or isa pa, halimbawa, yung susi, no? Susi mo sa pinto na hindi ka makakalabas kapag wala yung susi na yun kasi kailangan mo ilak ang bahay mo. Or halimbawa, susi mo dahil magdadrive ka. O no? E paano ka aalis kung hindi ka wala yung susi mo, hindi ka makakadrive, no? O halimbawa, tinaktak mo na lahat yung bag mo. Hanap ka ng hanap sa bag mo, tinakpak mo na lahat, hindi mo pa rin makita, no? Kaya alam nyo, yung mga ganyan, dapat, meron ka lang talagang isang lugar na dapat paglalagyan. Ako, normally, halimbawa yung susi, talagang naprogram ko na yung sarili ko, ilalagay ko lang yung sa pocket. Doon sa bulsa lang ng bag, kaya anytime, alam ko kung saan ko siya hahanapin, no? So halimbawa, yung ikaw yung tao na wala, kung saan mo lang sa bag, mo nilagay, tinaktak mo na, hindi mo makita, and then later on, pagtingin mo, di naabala ka na, 30 minutes ka nang naghahanap, and then later on, na-realize mo, nandyan lang pala sa bulsa mo, o diba, o ano mangyayari ngayon, na-late ka na sa ka-appointment mo, sa kakahanap ng susi. And then, tapos sa lahat ng nangyaring ito, ay sinabi mo sa sarili mo na, okay lang, tao lang naman ako, nagkakamali. So, nagkakamali. So, ganyan talaga. No? Ganito talaga.
So alam nyo ganito, kapag ikaw yung tao na ganyan ka mag-isip or meron kang karakter na in spite of everything na nangyayari, mga kapalpakan na nangyayari sa sarili mo, yung mga mistakes na nangyayari sa sarili mo, pagkatapos ay sabi mo, hindi naman ako perfect, kaya okay lang. So ikaw yung tao that you know how to, you are not sweating the small stuff, no? Hindi mo pinapalaki yung mga sitwasyon, kumbaga move forward ka lang kaagad. Okay, now, minsan talaga, no? May mga bagay na talagang medyo affected tayo sa mga sitwasyon na nagaganap, no? Let's say sa bawat event, sa bawat pangyayari, sa bawat sandali, o halimbawa may nakaaway ka, kung sino man yan, relationship, karelasyon man yan, kamag-anak, kaibigan, syempre minsan masakit or it really would hurt, no? Halimbawa, may ganun, anong solution para ma-appease or mawala yung lungkot or galit na nararamdaman natin? May mga solusyon daw kung paano mo mapapakalma ang sarili mo. Okay? So may mga pamamaraan at ito yung normally tinuturo ng mga psychologist. Nang sa ganun ay makatulong para man-neutralize o mabalanse yung nararamdaman mo. Okay, one way is to toss it out, no? So ano ba ibig sabihin ng salitang toss it out sa Tagalog? Yan. Ang ibig sabihin niya ay itapon mo daw yung nararamdaman mo, no? Or yung epektibo sa pamamagitan ng ano, the most effective way to throw away yung negative feeling mo ay kumuha ka daw ng papel at isulat mo yung mga ano, yung mga sama ng loob natin, isulat mo dyan sa papel lahat-lahat. At kapag naisulat mo na lahat ng galit mo, pusutin mo daw yung papel, no? Kasi na-release mo na yung galit mo eh sa pamamagitan ng pagsusulat ng papel. Nung naisulat mo na, yun na nga, that's the time, itapon mo na yung papel. At alam nyo mangyayari later on, magkakaroon kayo ng mental clarity or kaliwanagan ng kaisipan. Kasi nailabas mo na yung galit mo, naisulat mo sa papel. And then the most effective, wag mong ipastay lang. Halimbawa sa isang notebook, wag mong istay sa notebook. You have to throw it away. Yun. That is one way of tossing out the negative feeling na meron ka. And another effective way to toss away your negative emotion is to practice mindfulness. Alam niyo po yung mindfulness is a form of meditation. Yan. At alam mo, or you are aware of what you are feeling at the moment. And you are sensing what you are feeling without interpretation or judgment. And when you practice mindfulness, alam nyo ba nakakabawas po ito ng stress? Tumutulong ito na mamanage mo yung depression, kung may depression ka. Kung may anxiety ka, mamamanage mo rin kapag marunong kang mag-meditate. At ganun din kung may nararamdaman ka, like yung mga chronic pain, ano man yan, mga kung ano nung sakit-sakit sa katawan mo, mamamanage mo rin kung marunong mo tayong mag-meditate. Mindfulness also will give you self-control, no? Mental clarity. And it will also give us emotional intelligence upang maunawaan mo yung mga tao na nagkakamali at matatanggap mo at maiintindihan mo that everyone can commit mistakes. Yan, marirelate mo yung sarili mo sa kanila kung bakit ba nagagawa ng isang tao na magkamali. Yun, kasi dahilan sa magkakaroon po tayo ng open mind, no? Magiging broad-minded tayo, lalo na kung marunong tayong mag-meditate. Kasi yung pag marunong tayong mag-meditate, nare-relax natin yung ating kaisipan. And this is a very important thing to do. Lalo na po sa napaka-stressful na sitwasyon, sa lahat ng nangyayari ngayon,
no? Ayan na nga, kakatapos lang ng COVID. Pagkatapos, syempre, nagre-recover ang negosyo, pero medyo hirap pa rin, no? Pagkatapos ito, may mga gera pa sa ibang bansa na medyo affected tayo. Tapos parang magkakaroon na naman ng panibagong gera. Dahilan sa mga, ano na yan, girian na yan sa China, yung Taiwan na yan, at yung China, di ba? So alam mo yun, parang saan ka nalulugar? Diyos sa mga nangyayari na yun sa surrounding natin, no? Although hindi naman, mabuti nga, hindi talaga direct, no, na nangyayari sa atin. But still, we are still affected, eh. No? Mga negosyo, kasi like ngayon, ang taas-taas ng gasolina, sobra, o by, ano, kaya, di ba po, kaya affected po talaga tayo, nakaka-stress po talaga. So, pero alam mo, anong gagawin natin? O di, kailangan na lang gumawa tayo ng way para matulungan natin yung sarili natin to, ano, to redeem ourselves, to appease ourselves, no? Kasi wala yun, ito yung sinasabi ko na may mga bagay na hindi natin tayang kontrolin sa buhay natin. Na kailangan tayo lang mismo ang gumawa ng paraan para mapasaya natin yung sarili natin at masulba natin ang mga negative emotion and feelings na nararamdaman natin. Kaya malaking bagay po eh. Ako po alam niyo, meron akong balcony dito sa aking tinitirahan. Ito ang isang way ko para mag-meditate. Normally, every 5 a.m., minsan antok na antok pa nga ako niyan eh. 5 a.m. gigising ako, pinapanood ko, hinihintay ko yung pagsikat ng araw. At napakaganda po ng kapaligiran, no? Habang nakikita ko na sumisikat yung araw, tapos kasi medyo may forest dito sa tabi ko, sa tapat ko, naririnig ko yung huni ng ibon. In that way, nami-meditate na ako, nakakapag-meditate na ako. Tapos nakikita ko yung nature, na ang ganda-ganda ng mga halaman ko sa balcony ko, no? Nag-collecta ako ng mga halaman. Yun na lang po na-enjoy ako. And then doon po ako nagpo-focus. And that's a form of meditation. Na para bang binabakasyon mo yung isip mo, nire-relax mo. Nang sa ganon, ay magkaroon ng mental clarity. And then at that time, nagsasabi ako ng mga being grateful or gratefulness. Nagiging grateful ako, no? Yung mga salitang pasasalamat sa Diyos, sa universe, no? Or kung kayo po ay isang tao na hindi ganong ka-religious, pwede kayo magpasalamat sa universe na to, no? Dahil in spite of everything, meron pa rin tayo, no? Buhay pa tayo, may ine-enjoy pa tayo, may kinakain tayo, may trabaho pa rin tayo and everything. So, yun na lang eh. Yun yung mga bagay na dapat tayo magpasalamat in spite of everything na negative na nangyayari sa ating kapaligiran na kahit na naapektuhan tayo. Yun po, that is a way of meditating or meditation. So, when you do that regularly, alam niyo po, makikita mo, mas mauunawaan mo ang karakter ng mga tao, no, sa kapaligiran mo na nagkakamali sa'yo, nakakasakit sa'yo, mas maunawaan mo. In that way, mas magiging maunawain ka or maintindihin ka. Yan. And kaya yun na nga, manapakalaking bagay na tulungan natin yung sarili natin nang sa ganun ay tayo lang kasi magbibigay ng ano eh, ng way kung paano natin i-relax yung ating puso't kaisipan. Wala na pong iba talaga natutulong, kundi ikaw lang. Tayo lang yung sarili lang natin ang makakatulong sa atin. All right. So o nga pala. So kung let's say hindi naman nga pala ano, sabi mo eh parang mahirap yata yung meditation na yan. Actually kasi practice din talaga, no? Okay, so prayer. Kung marunong kang magdasal, that is also a form of meditation, yung pag-pray. Para ka na rin actually nagme-meditate. So, ganun lang po yun. Pag kaya nating i-practice ito sa day-to-day, definitely, madali mo na rin mapapractice, magagawa mo na rin mag-meditate. Okay, so yan po. Yan ang ating paksa sa araw na ito. At sana po ay parati po ninyong subaybayan na
yung aming mga susunod pang mga episode topic tungkol sa about mga life tips, kung paano ito makakatulong sa ating buhay, nang sa ganun ay mas maging masaya tayo. So every time po meron po akong hinahandang mga life tips, minsan about business, at minsan naman about our emotional well-being, which is very important, yung ating emotional well-being. Eh kasi kahit, halimbawa, ang wasak yung emosyon, no? May dinadamdam kang mabigat or negative. Minsan nun, ang hirap mag-function, ang hirap magtrabaho, ang hirap kumilos, ang hirap mag-business. Kaya nga, it's not all about making money eh. Kailangan din win-work out din natin yung ating sarili. Nang sa ganun, maging epektibo tayo sa lahat ng mga bagay na dapat nating gawin. Kung gusto mong kumita ng pera, eh kung ano naman, napakalungkot mo naman, okay, dami mo ng pera, malungkot ka nga, malungkot ka naman. So bakit ba tayo nagtatrabaho pa o ano pang silbi ng buhay kung napakalungkot mo naman? No? Eh marami kang pera, napakalungkot. So what is the reason for living? What is the purpose of this life? No? So wala, tayo lang talaga ang gagawa ng solution para sa ating sarili. Okay, so next time ulit, meron kaming episode topic na ipapadidiscuss po sa inyo, i-share. At alam nyo ba na ang tagline ng Golden Treasure Skills and Development Program ay ang We Change People's Lives. At dahil po sa, alam nyo ba, na ang dami na pong mga kabuhayan or buhay ang nabago dahilan sa mga kaalaman na naibahagi ng Golden Treasure, because we are providing the tools that you need to succeed in life. At ito po yung mga tools that we provide, no, sa pamagitan ng mga seminars that we are offering. Katulad po ng soap and perfume making, meat and fish processing combined with ice cream making. And last time ho, nag-conduct tayo ng meat processing at ang daming nag-attend. At may mga taga-Baguio pa na nagpunta, no? Nakakatuwa, talagang dinadayo. Meron din tayong seminar about car wash and car detailing seminar. Lalo na ngayon, ano, biro mo, kahit na napakahirap ng buhay, ang dami pa rin bumibili ng bagong kotse. So biro mo, hindi mo masasabi na naghihirap ang Pilipino, eh. Marami pa rin bagong kotse. Ganun din, meron tayong seminar about comprehensive car wash and car detailing. Business operation, car detailing seminar. Ito naman, maganda rin to. Doon sa nagnanais dyan na, halimbawa, yung magpakintab ng kotse, yung tinatawag na buffing, yung pagtaalis sa mga scratches. So, that is another services that you can offer, no? To your clients. Yan, nag-o-offer din po ang Golden Treasure ng baking, kagaya po ng pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation. Meron tayong isang araw, meron din tatlong araw. Ganun din ho, meron din ho tayong artisan bread making, at pizza and shawarma making. Abay, nabubulil ako. Pizza and shawarma making. At meron din tayong mga lifestyle seminar, gaya ng fresh flower arrangement. Actually, hindi lang to lifestyle kasi pwede rin kayo mag-business eh. So, kung magitan ng seminar na yan. Ganon din ho, teka, lalapit nga ako, baka mahina. Ganon din ho yung candle making, yan, decorative candle making seminar. At napakarami pong seminar eh. Meron din tayong takoyaki, Belgian waffle, and crepe making seminar. Ganon din yung donut making, no? Yung mga classic, paggawa ng classic na donut. And also sa beverages, may mga seminar din, no? Ang Golden Treasure for the beverages. Katulad doon ng coffee barista business operation. Ngayon may bago na naman, latte art, no? Paano gumawa ng pagde-decorate ng coffee, no? Grabe, no? Yan, tama naman niya kasi may art din eh, ang pag-inom ng coffee eh. Kailangan i-decorate pa. Yan, tama. Well, kasi parang nga nang pag nagkakape ka, tapos nakikita mo yung heart shape na ganun, or yung meron pang flower shape, or kung anong shape yan, o di mas na-enjoy mo yung pagkakape mo. Diba? Yan po, itinuturo din po yan. Yung latte art
making and decorating, no? I-decorate yung kape. And of course, maliban dyan, meron pang mga seminar like milk tea and fruit tea business operation, milkshake and prep, yan. At nag-online class din po ang Golden Treasure, katulad po ng canteen concessionaire, business and business franchising. At ganun din, of course, meron tayong seminar, ito po timeless, itong seminar na to, yung soap and perfume making. Yan. Ngayon, para malaman niyo pa ho, lahat ng mga seminars na ibinibigay ng Golden Treasure, ay open niyo lang po ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Ganun din yung aming YouTube channel. Meron din tayong Instagram. At halimbawa kasi, at website, no? Kasi minsan, may mga tao na walang ano eh, walang Facebook, walang Instagram, at hindi rin nagpupunta sa YouTube. O edi po, punta ka na lang sa aming website. Ang aming website, www.goldentreasureskills.ph, or you can call our telephone number 0927-641-4006. Yan. So, patuloy po tayo na magkita-kita after few weeks ulit, no? At so ngayon po ay nagpapaalam na po ang inyong lingkod. And see you again next time. At mag-iingat po kayo parate. And laging just always be cool and be happy. Yan. Kagaya ng ating paksa ngayon, do not sweat the small stuff. Huwag mong pinag-iintindi yung mga bagay-bagay na mga hindi mo naman kailangan palakihin. Oh, move on parati, move forward para lagi tayong maging masaya. And so this is Emily Diaz, bumabati ng magandang araw. Chill lang po tayo. Be relaxed and be happy all the time. Bye! See you again next time.